Tayo po ang lahat. Umaakyat sa kalangitan si Jesus na ating mahal, kasabay ng pagtunog ng mga trumpeta sa kalangitan. Habilin ng Panginoon na tayo ay humayo at ihayag ang dulot niyang kaligtasan. Umaakyat sa kalangitan si Jesus na ating mahal, kasabay ng pagtunog ng mga trumpeta sa kalangitan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat, dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito, tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat na maanghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong pinalulugda niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, Bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw
nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulukluk sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mo po kami ay magkaroon ng banal na kagalakan at makapagdiwang ng may utang na loob, sapagkat ang iyong anak na aming manunubos ay siyang tagapaghanda ng aming pananahanan ng kanyang pinanggalingan upang kami panguluhan at kanyang tinunguhan upang maging pag-asa kailanman nang sambayanan niyang kanyaring katawan bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Mahal na Teopilo, isinalaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit. Bago siya umakyat, kinagubilinan niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostol na kanyang hinirang. Pagkatapos ng kanyang pagbabata, maraming ulit siyang napakita sa kanila. Sa gayon, napatunayang siya'y buhay. Napakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. At samantalang siya'y kasakasama pa nila, kanyang tinagubilinan sila, "Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo." Nagpabinyag nga sa tubig si Juan, ngunit di na magtatagal at bibinyagan kayo sa Espiritu Santo. Kaya't nang magkasama-sama si Jesus at ang mga alagad, nagtanong ang mga ito, "Panginoon, itinatag na ba ninyo muli ang kaharian ng Israel?" Sumagot siya, "Ang mga panahon at sandali ay itinakda ng Ama
sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihang pagbata sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Pagkasabi nito'y siya'y iniakyat sa langit. Samantalang nakatingala sila sa kanya at natakpan siya ng ulap. Habang sila'y nakatitig sa langit, dalawang lalaking nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila. Mga taga-Galilea, sabi nila, bakit kayo narito nakatingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad ng nakita ninyong pag-akyat niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutugtog. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha, pumalakpak kayong may awit at tuwa bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Ang Diyos na puong kataas-taasan ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y nagahari sa sangkatauhan. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos, hatid ng tambuling malakas ang tunog. Masayang sigawan ang ipinansoob, purihin ng Diyos, siya ay awitan, awitan ang hari, siya ay papurihan. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Ang Diyos siyang hari ng lahat ng bansa, awitan, purihin ng mga nilikha. Magahari siya sa lahat ng bansa, magmula sa tronong banal at dakila. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, hinihiling ko sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman niyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang at ang walang hanggang kapangyarihan niya sa atin na mga nananalig sa Kanya. Ang kapangyarihan ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo at naglukluk sa Kanya sa kalangitan, sa kanan ng Diyos. Kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapahamalaan, kapangyarihan at pamunuan. Higit ang Kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan, hindi lamang sa panahong ito, kundi pati sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay, at Siya ang ginawang ulo ng simbahan. Ito ang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuspos sa lahat-lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Humayo't magturo kayo.
palaging kasama ako hanggang sa wakas ng mundo. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila, bagamat may ilang nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan ninyo sila sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat nang ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri kita, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi muna nating good morning. At mga kapatid, sabay-sabay nating papurihan, pasalamatan ang ating mahal na pong Jesus Nazareno sa linggong ito. Napakaganda po ng linggong ito, mga kapatid. Punong-puno ng pag-asa ang linggong ito. Dahil ngayong araw na ito ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng pag-akyat, pagbalik ni Kristo sa langit, Ascension Sunday, ang 7th linggo sa Pasko ng muling pagkabuhay o Easter ay ang Ascension Sunday, ang pag-akyat ni Kristo sa langit. Ito ang sinasabi noon ni Kristo sa kanyang mga alagad na hindi dito ang aking kaharian. Ito yung paulit-ulit niyang sinasabing kaunting panahon na lamang ninyo ako makakasama. Pagkatapos ng 40 araw, matatandaan ninyo kapag may mga patay tayo, may mga namatay tayong kamag-anak, pamilya, meron tayong tinatawag na pa 40 days. Punta ka ha, attend ka, magpapamisa kami sa pa 40 days. Bakit? Kagaya yung ating pananampalataya, kagaya ni Kristo, pagkatapos ng 40 araw ng kanyang muling pagkabuhay, matagumpay, maluwalhati siyang babalik sa Ama. At bilang mga alagad, tayo, ano ba ang mensahe? Ano ba ang tinuturo ng pagdiriwang na ito sa atin ng Ascension? Bilang mga alagad, tayo, bilang mga tagasunod ng Poong Nazareno, ito lang. At wala nang iba pa tayong dapat na hinahangad at pinaghahandaan sa buhay, kundi ang langit na pinapangako at hinahanda ng Poong Nazareno para sa atin. Palakpakan natin ang ating mahal na Poong Jesus Nazareno sa langit na hinahanda niya. Sabihin nga po natin ng malakas, pupunta ako ng langit. Para nagdalawang isip po kayo ah. Bakit parang si brother lang ang may gusto?
Sabihin natin ng malakas, pupunta ako ng langit. Doon sa mga hindi makapagsalita, alam nyo na kung bakit. Araw-araw may pakumpisal po tayo. Pwede pa rin tayo makapunta ng langit. Ito ang bahagi ng pananampalataya nating Kristiyano na ipinapahayag natin lalo na linggo-linggo. Pagkatapos ng aking homilya, maya-maya lang, bahagi yan ng pananampalatayang ipapahayag natin na may langit na naghihintay para sa atin. Pero ito ay bahagi ng pananampalataya na hindi lang para sa atin. Yung sinabi mong pupunta ako ng langit, hindi lang ito para sa atin. Kaya nga ito ang huling habili ni Kristo sa ebanghelyo natin ngayon ni San Mateo. Sa unang bahagi pa lang ng ebanghelyo, ito ang huling habili ni Kristo bago siya umakyat, bago siya bumalik sa langit. Anong sabi niya sa mga alagad? Humayo kayo. At ito rin ang sinasabi niya sa atin ngayon. Humayo kayo. Gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Hindi lang yung kakilala mo. Hindi lang yung gusto mo. Hindi lang yung mukhang okay sa'yo. Hindi lang yung napapakinabangan mo. Gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan ninyo sila at turuang sumunod sa lahat ng mga utos ko sa inyo. Marahil ang ating Panginoon, kampante, tiwala siya na pagkatapos ng kanyang mga itinurong mabuting balita, ipinakitang mabuting halimbawa, maghagawa ng kanyang mga alagad ang mga pakiusap, ang mga utos at ang mga bilin niya. Di ba mga magulang, yan din ang inyong dasal? Sana nakinig nga ang mga anak ko sa akin. Sana marunong pa rin maniwala ang mga anak ko sa akin. Sana magawa nila. At para huwag silang madaling masira, madaling matalo ng gagawing kasamaan ng sino mang kalaban, ang ganda ng huling bahagi ng Ebanghelyo, sinigurado pa rin ni Kristo sa kanila na siya ay kanilang makakasama hanggang wakas, hanggang dulo. Nung pinanganak si Kristo sa mundo, ano ang sabi? Emmanuel ang kanyang pangalan. Ibig sabihin, God is with us. Kasama natin ang Panginoon. At bago siya umalis sa mundo, muli niyang pinaalala, kasama ninyo ako hanggang dulo. Ito rin mga kapatid ang dasal ni Pablo sa ating ikalawang pagbasa. Yung pong panalangin ni Kristo na sana magawa nila ang lahat ng mga tinuro, yan din ang dasal ni Pablo sa mga taga-Efeso na sila ay laging maging marunong, maging matatag sa buhay, lalong-lalo na sa pagkilala at pangangaral nila tungkol kay Kristo. Alam niyo po, bahagi po ng ginagawa nating feeding program tuwing Webes ng umaga, yung I Thursday, ay ang pagtuturo natin ng maikling katesismo. Diba tuwing Webes ng umaga, meron tayong I Thursday. Ito po yung feeding program ng Quiapo. Pero bago sila kumain, meron tayong maikling katesismo para sa mga kapatid nating nakatira sa kalsada. Homeless. Sila yung kung tignan, sila yung kung pag-isipan natin, parang walang alam. Pero sa totoo lang, pumunta po kayo minsan. Meron at meron sa kanilang makakasagot
kapag nagtatanong kami tungkol sa pananampalataya. Isang araw, habang hinuhugasan ko po yung paanong isa sa kanila, merong nasa likod ang sabi niya, "Nako, hindi na ako magpapahugas, Father. Huwag mo nang hugasan yung paa ko." Pero may isang lalaking nagsabing, "Hindi. Hahayaan kong hugasan ni Father Hans ang paa ko. Dahil ang sabi ni Pablo sa kasulatan, hindi ka makakapasok sa kaharian ng langit pag hindi ka nagpahugas ng paa." Sabi ko, wow, daming alam. Sige na, pila na. Okay na sana eh. Mali lang, hindi naman si Pablo nagsabi noon. Pero mga kapatid, tunay ngang lahat tayo may alam, biniyayaan. Nilikha tayong lahat na marunong magkwento, marunong magturo. Ngayong linggo ipinagdiriwang ng buong Santa Iglesia rin ang 57th World Communication Sunday. Pinararangalan natin, pinagdadasal natin ang lahat ng mga taong biniyayaan na maglingkod sa larangan ng mass media, broadcasting, journalism. Ipagdasal natin sila. Pero tandaan natin, wala man tayong degree ng kagaya nila. Likas sa ating lahat ang maging katulad ni Pablo. Sa unang pagbasa, magkwento, magpahayag, hindi ng kung ano-ano, hindi ng tungkol sa kung sino-sino, kundi ikwento ang naging buhay, halimbawa at turo ni Kristo. At para makasigurado na totoo ang pinagsasabi mo, siguraduhin mo na batay ayon ito sa mga ginawa at ipinakitang halimbawa ni Kristo. Sabi nga, sa panahon natin ngayon, hindi lang BIR, lahat ng tao maghahanap ng resibo mo. Katunayan ng pagiging tunay mong Kristiyano. At yan ay ang mabubuting ginagawa mo. Sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, 33 taon lang nabuhay si Kristo sa mundo. 33 years bilang totoong tao. Tayo, hindi natin alam kung gaano kahaba o kaikli ang magiging buhay natin sa mundo. Pero tandaan natin, hindi naman tanong o basihan kung sino ang mabuhay ng mahaba, kundi kung sino ang nagsisikap mabuhay at gumawa ng tama. Pagkagising, sa bawat maghapon, bago matulog, ibulong natin sa Panginoon, "Lord, gusto ko, turuan mo akong pumunta sa langit." Amen. Tumayo po tayong lahat at ipahayag natin ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid,
Sa pag-akyat ni Jesus sa langit, dinala niya ang lahat ng ating dalangin. Si Kristo ang ating tagapamagitan, kaya't nakakatiyak tayong ipagkakaloob ng Diyos Ama ang ating mga kahilingan. Ang ating pong itutugon, Dakilang Diyos, dinggin mo kami. Dakilang Diyos, dinggin mo kami. Gabayan mo, O Ama, ang aming Santo Papa, mga obispo at tanang kaparian, upang patuloy silang maglingkod tungo sa kaganapan ng iyong paghahari sa mundo. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, dinggin mo kami. Gamitin nawa ng mga pinuno ng mga bansa ang kanilang kapangyarihan para sa pangangalaga ng kayamanan ng kalikasan at pagtataguyod sa karapatan at kapakanan ng bawat tao. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, dinggin mo kami. Maging responsable nawa ang ating paggamit ng pahayagan, radyo, telebisyon, internet at iba pang anyo ng makabagong media para sa kabutihan ng ating pamayanang umuunlad sa katotohanan at pag-ibig. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, tinggin mo kami. Mapabilis nawa ang ating mas mabisa ang pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng panig ng mundo sa pamamagitan ng makadiyos at makataong paggamit ng media. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, dinggin mo kami. Makapiling nawa ng mga kapatid nating nahimlay ang Diyos na naghahandog sa atin ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, dinggin mo kami. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan. Ipagdasal din natin ng mga kapatid nating walang maayos na tirahan, makain araw-araw. Ang mga biktima ng iba't ibang kalamidad, trahedya, sakuna sa ating bansa. Ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa mga may sakit. At ang mga kapatid nating nakagawa, nakapagsalita sa atin ng kasinungalingan at kasamaan. Gayon din ng mga kababayan nating nagtatrabaho sa malalayong lugar at ibang bansa. Ama naming maawain, ganap nawa naming mapakinabangan ang kaloob ng pag-akyat ng iyong anak sa langit at maihatid nawa niya kami sa kaharian mong walang hanggan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Tayo'y sumigaw sa galak kasabay ng mga trumpeta, ipagbunyi natin ang Panginoong umakyat sa kalangitan. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha, bumalakpak kayong may awit at tuwa. Bilang pagpupuri sa Diyos na dakila, tayo'y sumigaw sa galak kasabay ng mga trumpeta. Ipagbunyi natin ang Panginoong umakyat sa kalangitan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pag-akyat ng anak mong mahal, ginaganap namin ang paghahain ng may kapakumbabaan at ipagkaloob mong sa ganitong pagpapalitan ng mga kaloob mo at ng aming mga alay, kami ay makasalo sa pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kasama at kamatayan matapos na lupigin ng anak mong si Jesus na Panginoon namin. Siya ngayon umakyat sa iyong piling bilang haring dakilang sinasamba ng mga anghel. Siya ang aming tagapamagitang nakikiusap sa iyo para sa tanan. Siya ang tagapasya sa lupa't kalangitan. Hindi niya iwinaksi ang aba naming pagkatao sa paglukluk sa kanan mo, sapagkat kami ang katawan at siya ang ulo. Ang pag-akyat niya'y katiyakang sasapit kami sa iyo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa
sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tahimik nating ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga yumaon nating mahal sa buhay. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa langit, buong tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Kahit anong mangyari, huwag kang matakot at madamot na gumawa ng mabuti at maging mas mabuti. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat.
Masdan ninyo ang ating Poong Jesus Nazareno. Siya ang tunay mong pag-asa. Siya ang tunay mong kaligtasan. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa kalangitan, Alleluia, Alleluia. Siya'y naluklok sa kanan ng Ama, Alleluia, Alleluia. Ang po'y umakyat sa kalangitan, Alleluia, Alleluia. Siya'y naluklok sa kanan ng Ama, Alleluia, Alleluia. O Diyos, ako'y handa na, na magpuri at umawit ng awiting masigla. Gumising ka, kaluluwa. Gumising ka at magsaya. Ang po'y umakyat sa kalangitan, Alleluia, Alleluia. Siya'y naluklok sa kanan ng Ama, Alleluia, Alleluia. Pag-ibig mong walang maliw ay abot sa kalangitan, nadarama sa itaas ang lubos mong kagalakan. Ang po'y umakyat sa kalangitan, Alleluia, Alleluia. Siya'y naluklok sa kanan ng Ama, Alleluia, Alleluia. Sa ibabaw ng mga langit, ikaw ay tinanghal. At dito naman sa daigdig ay ang iyong katayaran.
ko'y umakyat sa kalangitan. Haleluya, haleluya. Siya'y naluklok sa kanan ng Ama. Haleluya, haleluya. O Diyos, ako'y handa na, na magpuri at umawit ng awiting masigla. Gumising ka, kaluluwa. Magsaya ang po'y umakyat sa kalangitan. Alleluia, alleluia. Siya'y naluklok sa kanan ng Ama. Alleluia, alleluia. Announcement. Ngayon po ay ipinagdiriwang natin ang World Communication Sunday. Kaugnay nito, magkakaroon po tayo ng second collection para suportahan ang apostolado ng social communication pang-arkidiyosan ng pambansang level. Tumulong po tayo. Maraming salamat po. Sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, pinagkalooban mo po kami ng pagkakataon na akuin sa lupa ang ginagawa mo at nilalayon. Gawin mong ang loobin namin ay matuon sa iyong pinaglulukluan sa anak mo ngayon, upang kaparis naming tao sa piling mo, siya'y namagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang ating pong simbahan ng Quiapo ay patuloy na nagpapasalamat sa inyo pong binibigay na tulong donasyon para sa iba't ibang gawain at programa ng ating simbahan. Maaari pa rin po kayo magbigay ng tulong pinansyal sa ating pong parish office at kung tulong material, kagaya po ng bigas, dilata noodles, tubig at kape, maaari po sa social service office o sa Benedict Building. Salamat po sa mga tumutulong din sa ating tuwing Webes ng umaga na feeding program, yung ating iThursday.
Ito nawa ay magtuloy-tuloy sa inyong buhay ang magpahayag ng kabutihan ni Kristo, hindi lang sa magagandang nasasabi, higit sa lahat sa ginagawa nating mabubuti. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos Ama sa araw na ito ng pagdiriwang ng pag-akyat sa langit ng Kanyang Anak upang buksan ang pinto ng aakyatan ninyo sa buhay na walang hanggan. Amen. Katulad ng pagpapakita ni Jesucristo sa mga alagad, matapos na siya'y mabuhay na muli, ipagkaloob nawang siya'y magpakita sa inyo ng may awa sa paghuhukom para sa buhay na walang hanggan. Amen. Kayong nananalig na lumuklok si Kristo sa kanyang kamay ng Diyos Ama, ay makadama nawa ng kagalakang hatid ng kanyang pamamalagi sa inyong piling hanggang sa katapusan, alinsunod sa pangako niya, magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, walhati ka namin.